Amen. Sino ba masaya sa umagang ito? Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Purihin natin siya at sambahin sa kanyang pangalan. Makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. At marina po tayo lahat ay tumayo. At tayo po ay magsisimula sa ating gawain sa ating Panginoon. Praise the Lord. Expect po natin ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Sino ba nag-expect muli? Amen. Kung meron tayong mga expectation ay tutugunin ng Panginoon sa umagang ito. Dahil siya ang pinakamataas sa lahat. Amen. Awitan natin yung All the Glory habang po tayo yung naghahanda sa panalangin. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. All the glory. Hey.
namin, Panginoon, sa bagong ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh God, salamat po, Panginoon, sa awit na yan, Panginoon. Lord God, katulad ng awit, Lord Jesus, naway malugod ka namin, Panginoon, sa umagang ito. At Lord, yakapin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon, Lord God, ng iyong pagmamahal sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, sa umagang ito muli. At kami, Panginoon, ay naghahanda sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa. Una, Panginoon, sa umagang ito ay linisin mo ang bawat isa, Lord God. Ang iyong Espiritu, Panginoon, Lord God, na siya naglilinis sa amin, Panginoon. Nagbibigay, Panginoon, sa amin ng lakas sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, at narito na naman kami, Panginoon, sa bahay-sambahan. Hayaan mo, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang siyang gumawa sa iyong gawain, Panginoon. Lord God, ang mga papuri namin, Panginoon, ay masambit namin sa iyo, Panginoon. At Lord, malugod ka namin sa umagang ito, Lord God. Ang iyong presensya, Panginoon, ay bumaba muli. At Lord, magkaroon kami, Panginoon, Lord God, ng matama, Panginoon, na pakikinig sa iyong salita sa umagang ito. Kaya mo, Lord God, na bawat sasabihin, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, ay manggaling sa iyo, Panginoon, Lord God. At ikaw po, Panginoon, na siya malugod namin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito, pinapasalamatan namin ang lahat ng ito sa hindakilang matamis na pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Pari ba natin kamayan ang mga katabi natin, mga kapatid natin sa Panginoon? At napakasaya na makita muli ang bawat isa na nagkakaisa at tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Until then, magkakamayan pa rin tayo. Until then, tayo magpupuri pa rin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Hallelujah, Lord! My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along the trail that's winding always upward. This troubled world is not my final. Until then, hallelujah. But until then, my heart will go on singing. Yes, until then, with joy I'll carry on. Until the day mine eyes behold the city. Until the day God goes. Praise God, hallelujah. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're just borrowed for a while. Things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring a smile. Hallelujah! So until then, my heart will go on singing. Yes, until then, with joy. Carry on until the day my eyes behold the city.
go. May take it so of misery and strife, but the soul of man is like a waiting eagle. When it's released, it was destined for the sky. Hallelujah! So until then, yes Lord, my heart will go on singing. Yes, until then, rejoice I can be yours. Until the day my eyes behold the sea. Until the day God calls me home. I'm God on. I'm God. So until then, my heart will go on singing. Yes, until then, joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the sea. Until the day God calls. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Magpatuloy na tayo mga kapatid at panatilihin natin nag-aalab ang ating mga papuri sa ating Panginoon. Nag-aalab tayo sa Panginoon, sa Kanyang Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Jesus said that in the midnight hour, there'll be virgins who hear the great cry. Behold, he cometh, rise and trim your lamp. Go and meet him, the bridegroom is nigh. Some discovered they were lacking the oil. They were empty with no light to see. So I ask you, dear Lord, come and fill me with your spirit. Keep me burning for you is my plea. I wanna be burning, burning the midnight oil. With my lamp all trim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine the light through the night to the word I must be. I wanna be burning, hallelujah. Oh, I wanna be burning, burning the midnight oil. Yan ba ang desire nyo mga kapatid? With my lamp all dim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost, I will shine the light through.
tonight to the word I must be loyal. There is a virgin God burning the midnight oil. Times I really got to wondering why it's a struggle to get down and pray. Feel the spirit of complacency. We're surrounded by the darkest day. I am running with a burning desire. I keep holding up his light of mine. I am working day and night with the ones who hold the promise. It is time for us to rise and shine. Burning, hallelujah, Lord God. Oh, I wanna be burning, burning the midnight oil. With my lamp all dim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine the light through the night to the word I must. Lord, I wanna be burning, burning the midnight oil. With my lamp all dim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine the light through the night to the word I must be loyal. Burning, burning the midnight oil. With my lamp all trim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will shine the light through the night to the word I must be loyal. There is a virgin bride burning the midnight oil. With instrument, hallelujah, I wanna be burning, oh God. I wanna be burning, burning the midnight oil. Hallelujah. With my lamp all dim and glowing, a vessel full of the Holy Ghost. I will burning the
Hallelujah! Praise God! Praise the Lord Jesus! Amen. Tayo lang din mga kapatid. Gaya tayo ng mga nobya ni Kristo. Amen. Dahil tayo ay nagbabaga sa pagpupuri at pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! At tawagin ko lang po ang ladies choir para sa kanilang awitin sa Panginoon.
Praise the Lord Jesus. Salamat sa awiting yan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa babatiin natin. Amen, ang mga bisita. Praise the Lord. Batiin muna natin sila sa pangalan ng Panginoon. Sa masigaw pong palakpakan natin para sa atin. Praise the Lord. Ang ating visitor ngayon sa umaga ito ay si JC Christine Lagui. Invited po siya ng Garcia family. Saan po siya? Tayo lang po. Praise the Lord, Jesus. Amen. Yan ha? Okay, so welcome ka sa gawain ng Panginoon. At kung meron man mga bisita pa na hindi nabate, ay welcome kayo sa pangalan ng Panginoon. At naway ang buhay ng Panginoon ay makita niyo sa umaga ito. Praise the Lord, Jesus. Amen. At ngayon po ay tawagin natin ang isang patotoo mula kay Brother Peter Payanan. Brother Peter. Magandang umaga mga kapatid. Higit sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung walang Diyos, wala tayo rito. Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Mga kapatid, minsan pa ako ay nagpag-share ng dalawang Amerikanong mga Mormons at tuloy-tuloy ang share ko sa kanila. At tinanong nila ako kung sinong may otoridad sa iyo. Sabi ko, kayo, sinong may otoridad sa inyo? Sabi nila si Smith, propeta nila. Ikaw, sino ang otoridad sa iyo? Sabi ko, si Lord Jesus Christ. Sabi ko, kung anong laman ang aking puso, yun ang lumalabas sa aking nguso. Si Kristo ang lumalabas sa aking nguso. Si Kristo ang salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sapagkat sabi nga nila, itanong mo kay Ilisoriano, Biblia ang sasagot. Mga kapatid, tinanong nila ako, si Kristo ang sumagot sa kanilang katanungan. Purihin ang Diyos mga kapatid, sapagkat pag tinanggap natin si Kristo sa puso natin, siya ngayong sumasagot sa ating mga kasagutan ng sanlibutan. Siya rin ang sumasagot sa kasagutan ng ating pangangailangan spiritually, financially, at physical. Purihin ang Panginoon mga kapatid, sapagkat ngayon nakatayo ko dito bilang papasalamat sa Panginoon sapagkat isang taon pinasaan ko ang kirot ng aking karamdaman, arthritis. At pagkatapos ng isang taon, nandun kami sa Bisaya, halos 5 buwan kami doon, lumipat ang karamdaman arthritis sa tuhod. 4 na taon kong naramdaman ang sakit. At pagkatapos ng isang taon, 4 na taon noong January 27, bumaba naman siya sa aking talampakan. At ngayon, yunurakan ko ng sakit ng karamdaman, espiritu ng karamdaman. Tinitiis ko yan mga kapatid, pero alam ko gagaling din yan, mawawala rin yan. Hindi rin yan magtatagal sa kakaapak ko sa kanya. Mga kapatid, apakan mo ang karamdaman. Sabi ng preaching, merong itinakda. Sabi ng preaching, merong itinakda. Hindi ngayon. Sa bukas pa yan, hindi ngayon itinakda. Kuri, sabi nga ng Panginoon, kung naayos ninyo magkaroon ng buhay na walang gan, pasanin ninyo yung cross, sumunod kayo sa akin. Hindi po yung cross na literal na cross, kundi karamdaman o pagsubok. Purihin ang Panginoon mga kapatid, sapagkat ilang linggo na akong nagbigay ng papel testimony, hindi ako matawag-tawag, pero sa panahon na ito, natawag na talaga ako, kaya sabi nga, agahan nyo, wala pa ang Panginoon dito sa church, kailangan mauna tayo. Kailangan hindi siya maghintay, kundi tayo ang maghintay sa kanya. Naalala mo yung 10 dalaga naghintay. Dumating yung Panginoon, naantala. Yung 5 hindi nagpaghintay. Sabi nung 5, bigyan niyo kami ng reserban yung langis. Sabi nung 5, hindi pwede, baka kami maubusan, bumili kayo sa labas. Paglabas nila, bumili na sila, pagbalik nila, sarado ng pinto. Nakapasok yung 5 wise, tayo mga wise, mga virgin. Nakapasok. Kumatok yung 5, sabi na buksan nyo kami, dumugaw ang Panginoon sa bintana. Sabi na, lumayas kayo mapagpangimbabaw, hindi ko kayo nakikilala. Yung 5 nakapasok, yung mga taga-sanlibutan hindi makapasok. Yung mga Kristiyan na pagka-araw na linggo, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pagka-Lunes hanggang Sabado, ang kamay nakababa sa lamisa, inong tong itnad yung bingo. Hindi yung basta makakapasok.
ang makakapasok lang yung tinalikuran na yung bisyo. Yun ang tinatawag na makakapasok kayo sa makipot na pintuan, sa maluwang ng pintuan, malapad patungo sa kapamakan. Ay, mga kapatid, tayo pumapasok sa makipot na pintuan, hindi tayo pumapasok sa maluwang. Kaya sabi ng Bible eh, may nagtanong nga sa kanya, Panginoon, kaunti po bang makakapasok? Sabi ng Panginoon, pagsikapan niyo pumasok sa makipot na pintuan, sa maluwang ng pintuan, malapad patungo sa kapamakan. Kaunti lang makakasumpong. Kaya kaunti lang tayo eh. Million ang tao sa Pasig, eh tayo lang dito, mabibilang tayo. Pero ang tao sa Pasig, hindi basta-basta may bibilang. Pero tayo, bilang lang tayo. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid, sapagkat tunay nang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siyang tumawag, pumili sa atin. Amen. Amen. Salamat sa patutong yan. Praise God ni Brother Peter. At alam ko na nagbabaga talaga ang kanyang puso sa patutuo sa Panginoon dahil kanina sabi ko, wag mo na lang kaya tawagin. Pero nilid ako ng Panginoon at tatawagin si Brother Peter kasi yung desire niya na makapagpatotoo ay dinilig ng Panginoon. Amen. Palakpan muli natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay magtutuloy-tuloy na at basahin po natin ating mga announcements, ang mga darating nating ang mga darating nating activities sa ating church. Praise God. Ngayon po, April 28, 2013, the Cyber Audio and Video Department, including its choir members, will have a meeting right after the service. So lahat po ng mga Cyber Audio and Video Department, including the choir, kasama po sila mamaya sa meeting pagkatapos ng gawain. Praise God. Youth Devotion po sa May 5 at 6:30 a.m. Amen. At welcome po lahat ng mga kabataan diyan, pati yung mga hindi nakabataan, pwede po tayong makisama sa kanila sa kanilang pananalangin. Praise God. May 5 din po 2013, youth service at 1:30 p.m. Praise God. Tuesday, May 7, 2013, men's devotion at 8:30 p.m. Ang topic po ay Papa C. So Lord. Saturday, May 11, 2013, 10 a.m. to 5 p.m., Mommy's Day Out. Ano to, part 2? Day Out 2. Ano ba? Dalawa. Mommy's Day Out, Mother's Day Special at Rainforest, Pasig City. Please bring your own lunch. See you there. Praise God. Pagandaan po natin yan, mga kababaiyan. Announcement, inanyayahan ang lahat ng ladies. May asawa, balo sa outdoor natin dahil doon natin gaganapin ang groupings ng ladies department. Inaanyayahan din namin ang ladies na available tuwing Lunes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 9 para sa ating physical fitness fellowship sa Rainforest. God bless po from Brother Bonnie. Praise the Lord. So, meron din palang physical fitness sa mga kababaihan. So, inayayaan po natin yung mga kababaihan dyan na gusto rin magpapayat. Amen. Praise God. Gusto rin magbawas ng cholesterol. Amen. So, welcome na welcome po ang lahat dyan. Hindi lang po ladies square ang kasama dyan. Kasama po lahat ng mga kababaihan. Amen. Praise God. So, tayo po ay tuloy-tuloy na. Sunday School, May 12, 2013. May 12, 2013, Sunday School Anniversary at 1:30 p.m. Written Testimonies. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos na buhay dahil sa naranasan namin kahapon na pagpapagaling na Namaga ang binti ni Alpha. Akala po namin hindi siya makakaatin ngayon. Sa biyaya ng Diyos, siya ay magaling na. Ganon din si Gerson na nalaglag kahapon. Siya po ay sumuka at siya po ay nangitim at nalupaypay na. Sabi, wag ko daw po patulugin. Baka daw po kasi di siya magising. Pero ang sabi ko, may awa ang Diyos, kaya niyang pagalingin. To God be the glory from Sister Jinky Herbano. Amen. Salamat sa Panginoon sa testimony ni Sister Jinky Herbano. At ang Panginoon, sabi nga, kailangan tatapakan mo lang yung kaaway mo. Huwag kang titingin sa mataas. Titingin ka sa baba. Amen? Tatapakan mo ang ating kaaway. Praise God. Amen. So Lord, meron pa? Amen. Batiin naman natin ang mga may birthday sa linggong ito. I will look after you
and teach you the way that is best. Psalms 32, verse 8. Praise God. Amen. Happy birthday. Ngayon po yan, ang birthday po ni Sister Lorna Lorente. Happy birthday si Lorna. Amen. Brother Manolito Uy, ay birthday po. Ngayon din. Amen. Praise God. Tuesday, April 30, birthday po ni Brother Paul Cabrera Jr. Praise God. May 3, Friday, Brother Lino Redondo. Amen. Samay na po yan. Saturday, May 4, ay birthday po ni Sister Debbie Igar. Amen. Praise God. Hallelujah. Brother Errol Deborah, ay birthday po sa May 4. Amen. Sabado po yan. Brother Errol, happy birthday po. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. At naway pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. Happy birthday and God bless you from your family, Elect Bride Assembly. Praise God. Meron pa? Okay, so tawagin ko po si Brother Ed para po ipanalangin ang mga offering at ang mga magbe-birthday sa linggong ito. Brother Ed. Tayo pong lahat ay yuyo ko ngayon para sa panalangin. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na banal, kami po sama-samang yumuyo ko bilang pagkilala sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian, at sa iyong kadakilaan. Narito po kami muli sa santuario upang kami po magpasalamat sa kabutihan mo at samahan Panginoon ng mga kapatiran na narito ngayon na nagdiriwang ng kailang kaarawan sa linggong ito at sa mga sunod pang araw. Kami po ay nakikigalak sa kailang pagdiriwang na ito, Panginoon, at alam ko, Panginoon, maraming bagay, Panginoon, na ginawa ka sa kanila at kung papatayuin mo sila isa sa rito, Panginoon, magkasabi sila na masabi nilang mabuti ka sa kanilang mga buhay. Kaya hayaan mo, Lord, na patuloy kang gumawa at gamitin mo sila, Panginoon, sa iyong ubasan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang kalusugan, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po na marami at ganoon din, dumadako kami sa pagkakaloob. Hayaan mo, Panginoon, ang sandaling ito'y mapahalagahan namin dahil naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng binibigay namin sa iyong kusing, Panginoon, hindi po mawalang kabuluhan dahil ikaw po ang Diyos na tagapagganti, Panginoon, sa mga tao nagmamahal, nagiging tapat sa iglesyang ito. Pagpalaib mo, Panginoon, na kailangan magsisikap, hayaan mo, Lord, ang kailangan mabibigay, ay tuloy na ibalik mo ng higit sa kanilang inasahan, Panginoon, kahit sa spiritual na pagpapala, physical na pagpapala, at maraming paraan ka, Panginoon, para pagpalaib mo sila, Panginoon. Pagpalaib mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, magkakaloob ngayon, hayaan mong, O Diyos, ikaw rin po ang magpala sa mga hahawak nito, hayaan mong pagkaloob mo sila ng katalinuhan at katapatan habang sila'y humahawak ng lahat ng ito. Pagpalain mong bawat isa, ganoon din ang aming offering, aming mission fund, at lahat, Panginoon, ng paraan na pagbibigay sa iglesia ito. Alam namin, Panginoon, pinapahalagahan mo ito, Ama. Kaya ikaw po ang patuloy magpala sa bawat isa. Salamat po na marami. Panginoon, kung meron mang mga karamdaman, kung meron mang mga pangangailangan sa araw na ito, anuman ang mga kirot, anuman naranasan nila, Panginoon, ikaw po ang umabot. Habang kami mga nakayuko ngayon, habang kami mga nakaupo sa aming lugar, ikaw po magpala, ikaw po magpagaling sa lahat ng aming nararamdaman sa oras nito. Ikaw, Diyos, ang pinagmumula ng lahat. Kaya naman sabi namin, Lord, ikaw ang kailangan namin sa umagang ito. Salamat na marami. Ito po aming sama-sama dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Awitin natin yung Surely Goodness and Mercy habang tayo nagkakaloob. Praise the Lord Jesus. You are filling my mouth with gladness. You are filling my heart with praise. You are filling my heart with gladness. And your presence is filling my day. Surely goodness and mercy will follow me. I will
Hallelujah! Surely goodness and mercy will follow us. Amen. At alam ko na sabik na kayo na makarinig muli ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sino ba nasasabik sa umagang ito? Sa salita ng ating Panginoon? Hallelujah! Praise God. Tayo lahat ay muli ay tumayo. At habang tinatawag po natin ating mga aral sa umagang ito, ay maganda po tayo. Praise the Lord Jesus. Praise God. Abitin natin, I need you, Lord. I need you, Lord. Praise God. I need you, Lord. I need you, Lord. Right. You, Lord, I need you, Lord, right now. I lift my hands and bow my knees to worship at your throne. I need you, Lord, I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. Oh, God. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Bow my knees to worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. First stanza. Yes, Lord God. You alone are what I need. Without you, where can I ever be? Won't you come to me, or I'll perish without thee? I need you, Lord. Hallelujah. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. Right now, I need you, Lord. I need you, Lord. Right now, lift my hand and bow my knee to worship at your throne. I need. Sansa. Here I am, O Lord my God, your Holy Spirit I need.
out the enemy. Please come now to me, or I can't live without thee. We need you, Lord. Hallelujah. Oh, we need you, Lord. We need you, Lord, right now. Right now, Lord God, oh Jesus. Oh, we need you, Lord. We need you, Lord, right now. Tuloy-tuloy na tayo sa pagpupuri sa Panginoon. We lift our hands and bow our knees. God, hallelujah. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I lift my hands and bow my knees to worship at your throne. I need you, Lord. I need aling pagkakataon, I need you, Lord. Yes, Lord God. Oh, I need you, Lord. Taas ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, God, I need you, Lord. I need you, Lord. I worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Hallelujah. Kaya nga, Lord, na kung wala kayo sa amin, o Ama, wala po kami magagawa, o Ama. Magiging vain po ang worship namin, Lord. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Ama, samahan niyo po ang bawat isa, Ama. Katagpuin niyo, Panginoon, ang mga expectation ng kanilang mga kaluluwa, Lord. At sa akin, Panginoon, wala po akong kaalaman. Wala po akong kapangyarihan, Panginoon. Baka, Panginoon, kayo po ang mangusap, Lord. I-deliver niyo, Panginoon, ang inyong salita. Kung ano man yan nasa inyo, Panginoon, ipaabot nyo, Panginoon, sa mga makikinig, sa mga baguhan at sa mga datihan, O Ama. Buksan nyo po, Panginoon, ang kapahayagan ng inyong salita. Knowing, O my Father, Lord, hindi po ma-reveal about isa sa amin, Panginoon, ay maalis po kami ng church na hindi po namin alam kung ano po ang ginawa namin. Ngayon, umagang ito, Panginoon, alam po namin ang aming mga ginagawa, O Ama. Tanggapin nyo po ang papuri namin, O Ama. Tanggapin nyo po, Panginoon, ang aming alay. Knowing, Lord God, kinreate niyo po kami dito sa mundong ito para po sa worship of my Father. Samahan niyo po ako, Ama, as we break the word of truth into them in the name of Jesus Christ. Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Ito po yung Diyos ang ating pangangailangan sa umagang ito. Can we open our Bible to Revelation 10? Thank you, Lord. It's good again to be back at the house of the Lord. Amen. Ewan ko ba, pagka kinumbida ako sa Pasig, hindi ako makatanggi. Para bang kaputol na po ng puso namin itong church na ito, no? Hallelujah. Revelation 10, verse 1. And I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillars of fire. Go ahead, hanggang sa matapos. And he had in his right hand
a little book open. Sa Revelation 5, sarado ito. Ito bukas na po ngayon, nung bumaba siya. And he set his right foot upon the sea and his left foot upon the earth. And cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, seven thunders uttered their voices. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven speak unto me and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which stand upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up. And it shall be make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And he took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And in Romans chapter 8, verse 18, there's some connection with this scripture, that's why we read this, no? For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to compare with the glory which shall be revealed in us. Go ahead, brother, until verse 23. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Hallelujah. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected him in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption unto the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in vain together until now. And not only they, but ourselves also. Tayo rin, no? Which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Hallelujah. Ito po ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayong lahat. Sino po ang mga baguhan? Is there any newcomer? Because the message is high. So, makinig lang po kayo. Ang Diyos ang magbukas sa inyo, nakapahayagan ang inyong salita. Listen. Sino nakakaalam ng risotto? Risotto. Kung risotto, kung hindi po kayo nagluluto at hindi kayo particular sa mga pagkain ng Italian, hindi niyo po ito maintindihan, di ba? Ang risotto ay isang uri ng kanin na Italian rice. So para makita niyo po kung ano yung risotto, ano ba ito risotto? Buksan niyo yung libro. Basahin mo. Tapos tingnan mo kung paano ang pagluto ng risotto. Yun nyo lang maintindihan kung ano yung risotto. Ang isang libro, pag hindi binuksan, hindi po malalaman kung ano yung nasa loob. Right? Pero yung Bible, kahit buksan mo, hindi mo pa rin malalaman. Right? Unless na ang Diyos ang magbukas sa inyo. Kaya sa umagang ito, mag-aaral tayo sa mga taong nandito sa librong ito. Hallelujah. Bakit ba yun? Bakit ba may mga ganyang scripture? Hallelujah. Brother Branham say, sabi ni Brother Branham, gusto ng Diyos ibigay ang eternal life sa mga tao. Gusto niya ng pamilya. Right? At sa isang pamilya, imposible hindi mo kakilala yung tatay mo. O yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Pag isa kayong pamilya, magkakakilala kayo. Familiar kayo sa isa't isa. Yes. Hindi kaya sa umagang ito, mayroong pamilya ang Diyos na familiar kayo sa tatay niyong nasa langit. Yes. Amen! Yes! Hallelujah! Listen, nung bumaba siya, nga galing sa langit, hindi po, oy mga kapatid, no! He shout! He cried with a loud voice, maingay! See, is the lion speaking, proclaiming with a loud voice. Hallelujah! At pag-proclaim niya, merong seven thunders. Particular na po kayo dito sa scripture na ito. Hallelujah! See?
Madalas niyo pong naririnig sa preaching. Pero sabi niya, go, take and eat. Kainin mo yung libro. See? At naalam po natin na walang worthy sa heaven, sa earth. See? At noong mga panahon na yun, walang may worthy. Kaya nanghula sila noong mga panahon na yun. Pero sa panahon natin, bukas na po ito. At merong mga tao na nandun sa libro ng sa loob ng libro. Hindi po ganun open book, meron po mga nandun sa loob. Hallelujah. Listen. Wala pong worthy magpaliwanag. Walang theologian. Walang pastor. Walang mga seminaryan, lalong walang pope na pwedeng magpaliwanag. See? Hallelujah. At walang tao sa mundo na pwedeng magpaliwanag ng open book sa inyo. Listen to this. Yung pong open book, hindi po dinala lang kung sino-sino. Yung pong Diyos ng nalangit, siya mismo bumaba at i-deliver sa inyo ang open book. Papaalam sa inyo kung ano yung nandun. Hallelujah. Maraming beses nyo narinig sa preaching yan, yung seven seal. Marami, hindi ko lang alam kung ilang beses, o may mga nakaintindi na sa inyo. Sa mga hindi pa, hallelujah, kailangan ulit-ulitin. Alam nyo kung bakit? Para malaman nyo kung sino kayo. Misan nalulunin nyo, simula, wala. Pangalawa, wala. Pangatlo, panlima, naku, para pala sa akin yun. Para malaman nyo kung sino kayo. At kung ano ang kalagayan ninyo sa Diyos. Hallelujah. See, parang yung bata, yung isang apo ko na sa pangakin, pinalo nung anak ko, di tumatakbo doon sa loob ng bahay, umiiyak. Bakit? Huwag kang lalabas, sabi ni Sister May, kasi Sister May ang pumalo. Kasi nga, nasa kalye, naghahabol ng bola, baka masagasaan. So kailangan gamitin mo pa yung pamalo, kailangan ulit-ulitin mo para matandaan. At ito pong preaching na ito, itong message na ito, kailangan ulit-ulitin sa inyo para malaman nyo kung sino kayo. Amen. Hindi lang kayo nakaupo dyan. Hindi ito ba itong worship natin. Meron po kayong pupuntahan. Amen. Hallelujah. Listen. Nung kinuha po yung libro, hindi po isang hayop yung kumuha. No. Sabi ng Bible, lamb, wala pong wool doon, walang horns, walang hoop. Hindi po hayop yung kumuha ng libro at dineliver sa inyo. Bakit sila bin lamb? Pag-aaralan po natin. Siya po ang the Lord God Almighty na naging Redeemer natin, namumaba dito sa lupa. Hallelujah. At kinuha ang title din para ibigay sa inyo, para malaman ninyo na isa kayo sa kanyang naisip. Oh my. Hallelujah! Isa kayo! Isa kayo sa kinamatayan niya doon sa cross of Calvary. Alam na lahat ng tao yan, di ba? Payak. Pero hindi nila alam kung para sa kanila. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pinapaalam na nga sa inyo, ayaw niyo paalamin. Hallelujah! He placed the title deed sa ating mga kamay. Individually, alam niyo yan. Hallelujah! See, kaya sinasabi natin na meron po siyang covenant. Alam niyo yung covenant? Agreement. See, between two parties. Ito covenant ko sa inyo. So nung bumaba siya, may covenant siya. He is a covenant keeping God. Hello, normally ang tao nagbe-break ng covenant, pero ang Diyos, hindi niya bine-break ang covenant niya. Nung bumaba po siya, meron siyang covenant. May covenant siya sa inyo bilang bride. Hallelujah. See, deliver po niya ang open book sa inyo mga kamay para kumain kayo ng kumain. Kumain kayo ng kumain. Covenant ko sa inyo yan. Kaya madalas ko pong sinasabi, yung Diyos po ng maliit na iglesyang ito, hindi Diyos nung nasa labas. Ulit. Yung Diyos nang nasa labas, hindi nyo Diyos. Amen. Payag ba kayo? Ha?
Payag kayo, hindi kayo papayag. Diyos nyo rin yung nasa labas. No. Yung Diyos nyo may kubenan. Kaya nga kayo nagbinhin ni Abraham eh, di ba? Magiging Diyos nyo ako at ikaw ay magiging tao ko. Kaya anong bumaba? Yung Diyos na sinasamba nyo ngayong umaga nito ay Diyos. Diyos lang ng bride. Sa labas. Ano ba to? Sino ba yung Diyos? Teka, hindi ikaw. Ito. No. Dito kakilala nyo kung sino yung Diyos na sinasamba ninyo. Amen. Hallelujah. Kakilala mo intellectually? No. Inireveal niya yung sarili niya sa'yo. Na siya pala yung Lord God Almighty that He has the kingdom for you, brother. Because you cannot go there. Kailan niya ba ginawa yun? No. Sabi ng Biblia ko, before the foundation of the world, kakilala ka na niya, sister. Kakilala ka na niya. Kakilala ka na niya. Ngayon mo naiintindihan. Naku, para pala sa akin to. May, ano gagawin mo? Dedemahin ko na lang yan. Hindi ah. May iyak ka dyan sa inuupuan mo. Think of it. There are billions of people. Hallelujah. Think. Marami tayong kasabay. Pero hindi binigay sa kanila ang open book. Nag-aaral sila sa isang saradong libro. Naku, yung Bible. Huwag mo bubuksan yung Book of Revelation. Nakakatakot yan. Hindi po. Ang ganda-ganda nga niya. Hallelujah. Hindi nakakatakot ang Book of Revelation. Ang ganda-ganda niya. Kasi ano yan eh. May mga sungay, may ulo, may sabi. Ayaw. May, yung sabi ng bride, gusto ko yan. Amen. Hallelujah, gusto ko yan. Hallelujah. See, alam niyo ba yung pinag-uusapan natin, hindi alam ng mga nasa church ages? Hindi alam ni Paul to. Hindi alam ni Irenaeus. Hindi alam nila Columbo, nila Wesley, nila Luther. Hindi alam na mga Pentecostal. Para lang sa inyo. Alam niyo po ba yun? Amen. Hallelujah. Kaya pag nausap kayo, ang hirap intindihan niya sila. Eh kasi manok ka eh. Magkagila ka, maintindihan mo ako. Amen. Hallelujah. Alam niyo, hindi lang born again. Hindi lang gaganong-ganong ka, praise the Lord, praise the Lord. Kailangan ma-adapt kayo. Amen. Pagka ikaw ay hindi pa talaga nababorn again, hindi ka pwede adapin. Alam niyo kung bakit ang ina-adapt dito, yung mga anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwede adapin. At ang adoption dito, ang ina-adapt yung anak, hindi yung ibang anak, hindi yung anak mismo. Diba, nag-adapt ka ng ibang anak. Literal, physical adoption. A-adaptin mo yung anak ng iba. Tapos magpipirmahan, ikaw magiging parents. Dito ang ina-adapt ng Diyos, yung anak niya. At hindi kayo maging anak ang hindi ka nababorn again. Right? At hindi pwedeng ma-adapt ng Diyos yung anak ng demonyo. Di ba? Hallelujah. You cannot adapt the children of the devil. Kaya pag na-adapt ka, nagsishare ka ng gospel. Hindi mo kinahihiya yung tatay mo. Hallelujah. See, what is the open book to you? He will make God papakilala ng Diyos sa iyo kung sino ka. Saan ka ba nang galing? Ano ka ba? Saan ka pupunta? Anong kondisyon mo ngayon? Papakilala niya sa iyo yan. Papaalam niya sa iyo. See? At doon mo malalaman. Ang simula ko pala sa isip ng Diyos. Nagsimula pala ako sa kanyang kaisipan. Kaya bumabalik ako ngayon sa kanyang kaisipan. Hallelujah. See? Listen. Ang una pong na-redeem sa inyo, yung kaluluwa nyo. Hallelujah. Yung katawan nyo, kailangan din ng redemption yan. Kaya kailangan ma-rapture kayo. Right? Yung kaisipan ninyo, nakakaisip pa kayo na hindi maganda. Right? Kaya kailangan ma-redeem din yan. Hallelujah. I doubt kung alam ng tao ibig sabihin ng redemption. Kaya kayo hindi kayo saved lang. Redeem kayo. Iba yung redeem sa saved. Yung saved, delikado ka ron. Brad, nalilito naman ako dyan. Yan nga, magpapa-stay sa message pag nalilito ka na.
Kasi maghahanap ka, ano ba yung naririnig ko? Di ko naririnig sa iba. Ang redemption, pag-aari ng Diyos. Yung salvation, pwede silang masave. Nasa Panginoon yun, right? Pero ang redemption, hindi lang kayo save, pag-aari kayo ng Panginoon. Binili lang kayo pabalik. Oh, hallelujah. Pag nalaman niyo po yung truth na yan, na isang lalang po tayo sa kaaway, pero nung tumubos ang Diyos, tumubos siya ng kanyang pag-aari. At ang Bride of Jesus Christ, pag pag-aari ka ng Panginoon, alam mo na pag-aari ka niya. Hallelujah. Listen, and you have to grow. Ang isang batang pinanganak, sa simula yung gatas, right? Pagkatapos niyan, medyo gerber-gerber, right? Pagkatapos, kakain niya na medyo solid. Hanggang sa makaya niya yung solid food. Hindi pwede po, yung bata, pakainin mo ng karne, mamamatay yun. Pero tinan niyo, ang isang bata, pag lumaki na siya, pagdating niya ng 25, kumakain siya ng mas marami, pero namamatay na siya. Kahit ano gawin niyo, kahit anong stretching, kahit anong skin grafting, kahit anong belo-belo product, mamamatay at mamamatay ka. Wala kang magagawa. Pero silang mga reduction sa loob, kahit anong gawin nila, naglalaki na yung mga bilbil nila, nagpabaluktutan na yung mga skin nila, wala kang magagawa, may appointment ka sa Diyos. Listen, pagdating mo, habang lumatanda ka dito, namamatay ka. Pero dito sa mensaheng ito, habang umiidad ka, habang lumatanda ka, lalo kang bumabata. Amen. Diba? Palaki ka ng palaki, hindi ka lumiliit. Pabuhay ka ng pabuhay, hindi ka napapatay. Amen. Hallelujah. Dapat ganyan kayo. Habang umaating kayo ng church, habang tumatagal kayo sa church, lalo kayo nabubuhay. Eh, hindi pwede sa church. Kasi may diferensya ka, Brad. Or sis. Listen. At hindi ka pwedeng magpatuloy sa mensaheng ito kung hindi ka anak ng Diyos. Mawawala ka lang along the way. Pero pag anak ka ng Diyos, dire-diretso lang yan. Hanggang sa dumating si Lord. Hanggang sa dumating ang Panginoon, andyan ka pa rin. Nakaupo ka pa rin doon sa pwesto mo. Kaya nga pag dumadating kayo dyan, nitingnan niyo yung pwesto niyo kung may nakaupo na. Alright? Di ba? Bakit may umupo ron? Kahit di kayo nagsasalita, meron kayo nararamdaman. Bakit na ako? Bago siguro, hindi niya alam, tagaroon ako. Alam, practice yan dito, brad, eh. Di ba? Dahil pagdating sa Kingdom of God, walang pwedeng umu-occupy ng posisyon niyo ron. May sarili kayong mga bahay doon. Di ba? May sarili ka na ron. Halos ako'y paghahanda kita. Walang pwedeng kumuha noon. Kaya dito pala, pag nakuha yung upuan mo, doon ako nakaupo ah. Di ba? Sister, nakita ko rin noong nakaraan noong nag-preach ako dito. Hallelujah! That's the truth! Amen! See? Bago nagkaroon ng kasalanan ng tao, alam natin si Adan ang hari ng mundo dito, right? He's the ruler of the earth. See, so kung ano sabihin niya, nangyayari, kung ano yung utos niya, ano, pati yung mga animal, pinangalanan niya, alam na natin yan, right? Kaya ngayon dito, siguro dito sa inyo, sa congregation ninyo, may nangyayari dyan na pag nagsalita kayo, nangyayari, di ba? Ayun say amen. Pag may sinabi kayo, kaya meron kayong gusto, nangyayari yan, di ba? Alam niyo kung ano yun? Pinapractice din kayo ng Diyos. Kasi yun ang pupuntahan niyo ron. Kung ano yung sabihin niyo, mangyayari. Kaya mag-iingat kayo sa mga curses. Madapa ka sana. Ayun, nadapa, nabalian. Mag-iingat po kayo. Kasi baka imamagnify din ng Panginoon. Hallelujah. See, kaya nga the whole creation groaneth. Kaya kita niyo, ito, pag malapit ng tag-ulan, okay tayo ngayon. Pagkatapos ito, baha na naman. Nag-grow ng creation. Right? Puro problema ang paligid. Nag-grow. Nag-aantay ng manifestations of the Son of God. Right? Nag-aantay na maipahayag. At alam niyo ba, na kayo ngayon ang kapahayagan ng Diyos dito sa mundong ito? Kaya huwag kayong mahiya. I-share niyo. Hallelujah. Kung puno na kayo, punuin niyo pa hanggang labas. Pagkahagan labas na, magtataka mo, ano kaya yung may pinag-aaralan nila doon? Hanggang labas na, sige pa rin ang punta nila. Hanapin nyo yung mga kapatid nyo.
At hindi yan makikita ng kapatid nyo hanggang hindi nyo sinasabihan. Kailan marinig nyo ng mensaheng ito? Hallelujah! Alam po natin, si Jesus, nagpabuhay ng mga patay, nagpakita ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay, si nagmultiply ng tinapay, nagpatawad ng kasalanan. He has power over his creation. Di ba? May kapangyarihan siya sa kanyang creation. Right? Tatanong ko sa inyo, nakita niyo ba itong mga manifestation na to sa ministry ng prophet? Nakita niyo? Hindi ba ganun din ginawa ng prophet? Hallelujah! See, bakit niya iminagnify yung gawa ni Lord Jesus Christ doon sa prophet? Anong dahilan? Exhibition? No, sir. Vindicate. Yeah, he vindicated the prophet. For what? For a message. Dahil may papadala akong mensahe sa lupa. Alright? Gagamitin ko ang prophet na to. Sa dami na nagsasalita, sa dami ng mga nagsasabi ng tungkol sa akin na mali, ibibindika ko itong prophet na ito, nakatulad mo sa akin. Alright? God, sasabihin niya, dapat niyong paniwalaan. At yung sinabi ng prophet, ganun yun. Pagkat ito'y thus saith the Lord. Kaya yung sinasabi nitong mensahe, para lamang ito, doon sa mga taong pinili ko. Kaya ngayong umagang ito, kayong mga nakikinig dito, makinig kayo sa mensahe ng propeta. That's the message. Hallelujah. Hallelujah. Sino sa umaga, sa pagising sa umaga, walang nararamdaman sakit? Lalo na yung may edad na. Yung sister wife mo nga, di sakit mong kamay ko na naman. Wala talagang, diyan tayo papunta eh. Wala tayong magagawa eh. Hallelujah. See, kailan kaya ito matatapos? Magka ni-rapture ka, mawala ka sa mundo. Kaya karaniwan naman sa bride, pag sinabi mo mawala sa mundo, may takot pa rin. Ayoko. Mas maganda ron. Di ba? Sabi nga ni Paul, for me to live is Christ, is to die with gain. Hallelujah. See, Paul is speaking yung mga seed ng... Si Paul maraming tinuro sa atin, si St. Paul. Tinuruan niya tayo ng paano yung seed ng rapture. Tinuruan niya tayo ng second coming, pero hindi niya masabi kung paano, right? See, tinuruan niya tayo ng one God. Tinuruan, hindi po Trinitarian si Paul. Right? Ang Diyos natin hindi Trinitarian. Sila lang ang Trinitarian, pero ang Diyos, one God yan. Hallelujah. Paul teaches predestination. Tinuruan tayo ni Paul na ang batas pala hindi nakaka-justify. Hallelujah. Tinuruan niya tayo ng faith. Sinabi niya sa atin ng pillar of fire. Hallelujah. Hindi ba ganun na ganun ang tinuro ni Brother Branham? Kaya lang binuksan niya yung word. Oh my. Kaya ito pong mensahe ito, far beyond the understanding of any human being. Far beyond the understanding of any human being. Ito pong mensaheng ito. So itong mensaheng ito, unless na nagre-reveal ang Diyos sa inyo, hindi nyo maiintindihan. But purihin ang Panginoon. Pag na-reveal sa inyo ito, alam na alam ninyo. Naku. Kaya alam pala siya pumunta para lang sa akin. Oo, tingnan it. Hallelujah. See, sabi ni Brother Branham, John was type of a bride of Jesus Christ. Kaya nga sabi siya, you come up either. Umani ka dito, mapakita ko siya yung mga mangyayari. See? Hallelujah. Kaya nga noong araw, isusulat niya yung pitong kulog, yung seven thunders, pinrevent siya. Huwag mo muna isulat. Silmo. Di ba? Sabi ng prophet, see? But in the days of the voice of the seven angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, right? See, kasi kung sinulat niya yon, kung pinaliwanag niya, naganap na yung rapture nung araw. Wala na tayo ngayon. Wala na end time message. Pero hindi, pinasil yun. Dahil meron mga tao doon sa open book na maiintindihan nito pagdating ng end time. Kaya kayo po pinipinsyari doon. Hallelujah.
Ano yung nandun sa loob ng libro? At tinayin nyo, binigay ito si Laodicea. Sa age natin. Sa age na ang Diyos nasa labas. Wala na po yung Diyos sa mga iglesia, nasa labas, kumakatok. Alam po natin yan, right? See, that's why kayo, nanggaling kayo sa different kinds of denomination, hallelujah, pinalabas kayo ng Panginoon. Otherwise, hindi kayo lalabas. Doon pa rin kayo. Walang pag-asa. That's why, nung narinig niyo po itong mensaheng ito, simba kayo ng simba, punta kayo na, punta ko kanina ng church. May mga iba sa Doha, mayroong mga kapatiran natin doon. Misa 10, 11 churches na pinanggalingan. May hinahanap. Pero nung nakita niyo itong mensahe, sabi ko, Brad, ba't di ka umalis? Pwede ka naman umalis eh. Hindi, nakita ko na eh. Sabi niya, itong pastor na ito, nananaboy. Ba't daw ako nananaboy? Yung iba, binibaby para umaten. Dito po, hindi. Kung ayaw niyo, huwag na kayo bumalik. Amen? Pero hindi kayo pwede umayaw. Sabi nga ni Peter, Lord, wala kaming pupuntahan. Wala kaming pupuntahan. Uri yan ang Panginoon. Kaya pag nandito po kayo, see, pakasakdal na lang kayo sa Panginoon. Amen. Nakita nyo na. Hallelujah. Kaya this word, nakikita nyo, misan, yung mga si Brother Ray pupunta ng Doha, yung mga iba nating kapatiran, nag-preach sa book. Makita nyo, it should be preached everywhere in the world. Before, and then the end will come. See? Listen, sabi ng Bible, pakipost ngayon Acts chapter 3 verse 20. This happened na nung na-ascend po siya sa heaven, sabi ng verse 21, He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Nireceive po si Lord nung na-resurrect siya 2,000 years ago. Alright? Until ma-restitute, hanggang sa maibalik. Maibalik lahat ng bagay. So meron palang maibabalik. You know? Hindi ako may sabi, yung Bible. Sabi niya, mando siya sa heaven hanggang maibalik o ma-restitute ang lahat ng bagay. Tatanungin ko kayo, nakabalik ba kayo? So, wala na si Lord sa heaven. Baka hindi na ako patayuin ni Brother Ray next time. You know? So, bumaba siya, no? Nakanino ngayon siya? Nandun sa bride, di ba? Ayun! So, sino lang ang nakabalik? Alam natin yung Malakay 4:5, nakabalik lang kayo. See? Hanggang hindi na ibabalik lahat ng mga bride, hindi po matatapos yung hirap ninyo dito sa mundo. Kaya kung medyo ayaw nyo mag-share na po kayo na mag-share. Pwede, bumalik na siya nitong linggong to, tapos na hirap natin lahat. Hallelujah. Listen. So ba't nyo sinabi? Bakit mag-stay siya ron until the restitution of all things? Katatapos pa lang ng pouring of the Holy Ghost, di ba? Katatapos lang ng pouring of the Holy Ghost sa mga apostle niya, no? Bagong message pa, bago mag-i-stay siya doon. Kasi alam niya na masisira. Alam po niya na masisira ang gospel niya. Alam niya na sisiraan niya ng mga denominational teaching. So he stayed there until the time of the seven church ages. Right? Pero may time, nabubaba siya. Ito nga itong message ngayong umagang ito. Bumaba siya para ipakita sa mga tao na nasa open book kung sino kayo at nandun ang mga pangalan nyo. Alam nyo kung ano yung open book? Yun ang Lamb's Book of Life. Yun ang marriage contract nyo. Right? Pag kinakasal, may kontrata. Right? Yung kontrata mo, nakapirma si Jesus Christ dun. Aside from you, napapakasalan ka niya. Wala yata nagpapakasal na hindi magkakilala.
Di ba? Natanggap mo ba? Hindi, hindi ko kakilala yung papakasal. No. Wala pong ganong kinakasal. Ang kinakasal, umuoo ka doon sa mapapangasawa mo. Open book. See. Listen. Listen to this. Ang bride lang ang nasa grace and mercy ng Diyos. Alright? Narinig nyo na yan dito through a prophecy. Narinig nyo yan dito, no? Through a prophecy. Kayo na lang ang nasa biyaya niya. Walang denomination na nasa mercy ng Panginoon. Sabi ni Brother Branham, pag umalis yung lamb sa mercy seat, wala nang mercy. Na-misunderstood yan ng mga ibang message believer. Ang ibig sabihin ng prophet, wala nang mercy sa mga denominational teaching, kundi dito na lang sa message ng mercy. Kaya kayo na lang, mga kapatid. Ang mercy, hindi po inaabuso yan, ha? Hello? Ano, sa mercy na ako, kahit ano pwede ko na gawin. Wala ka pa sa mercy, ibig sabihin. Hallelujah, work out ka lang. See? Go! Take and eat. Kunin mo yung libro. Kaya yung Bible nung kinuha. Kaya yung kinuha po niya yung libro, lumiit yung Biblia. No? Dati masyadong esteem yan ng mga denominational teaching. Right? Bago tayo dumating sa message, yung Bible, ano lang yan eh, ganong ganito, very ano yan, kailangan lang magpapaliwanag yung mga special na. No! Sinabi, go and take that little book. Kinuha niya. Lumiit. Lumiit yung Biblia. Ang dali na niyang intindihin. Ang dali isubo. Pero mahirap dito. No? Alam niyo kung bakit mahirap? Kailangan ilabas mo. Di ba pag na-impasyo kayo, nilalabas mo? Di ba? So pagka kinakain mo to, mahirap. Ilabas mo siya. Prophesize. Sabihin mo yung katabi mo. Sabihin mo yung kapitbahay mo. Sabihin mo yung kumari mo. Kanina yung taxi driver, kausap ko. Kahit sa taxi, malayo ko tayo, brad eh. Mag-usap tayo tungkol sa Diyos. Sabihin mo, mali mo, bride. Kahit hindi mo kang bride, sabihin mo. Hindi nakukuha sa tingin yan. Amen. Hindi natin alam kung sino pinaglalagay ng Diyos ng mga bini. Ang Diyos na nakakaalam. Kaya kung may bini yung taong yon, ano yan? Saan ka nag-church? Yan! Right? May bini. Hindi nyo responsibilidad na tatanggapin niya. Basta sabihan nyo lang. Hallelujah. Listen, sabi ng prophet, when yung salita na ito, pag dilagay mo sa iyong puso, at sinabi mo na yung labi para kang dete, it's good as God is speaking. Sabi ng prophet po yan, no? Alam niyo ang Israel, hindi alam ito pinag-uusapan natin. Lahat ng denomination, hindi alam ito. Ang bride lang ang nakakalam ng ating pinag-uusapan. Binulag sila ng Panginoon. Think of it. Be serious daw, binulag ng Diyos yung mga yan. Tanggapin mo na para sa'yo. Binulag sila para lang sa akin. Bahaya mo kung anong nila, ibig sabihin nila. Para sa akin, binulag sila ng Panginoon. Sabi ni Paul, huwag ka mag-ignorante dito. This is a mystery. God blinding His own people. Listen to this. For nearly how many thousands of years? Hindi po tumitingin ng Diyos sa Gentile. Listen, tumitingin lang siya sa Israel. Pero 2,000 taon, tumingin ang Diyos sa Gentile. Kukuha siya ng Gentile bride. Kukuha siya ng pakakasalan niya. Kukuha siya ng tao niya. Hallelujah! At pagka nakita mo na kinuha ka niya, nakikita mo itong mensaheng ito. Hallelujah! Dapat mag-rejoice ka. Huwag kang starchy dyan sa inuupa mo. Mag-rejoice ka, Lord, salamat. Hallelujah! Listen. See? Isipin nyo lang yun, no? Pinalikuran ng Diyos yung mga tao niya. Brad. Sige, iwanan ko muna kayo. Babalikan din niya yan. Hindi niya pwedeng kalimutan ng Israel. Hallelujah. And out of billions of people, sa Pasig, hindi ko po alam kung ilan ang tao. No? Kayo lang. Think of it.
Kayo lang. Hallelujah. Tinan nyo, tinalikuran niya yung tao niya, pero pinarusahan din niya. Diba? Kaya ngayon ang Israel, lagi may problema. Listen, nung binuksan niya yung libro, may pitong kulog. Pagkulog, nakakagulat, diba? Magugulat ka. Kaya itong mensahe nito, pag dumating siyo, ma-awaken ka. Ano ba yung sinasabi mo? Ha? Ibig sabihin, walang tamang reliyon? Yes! Ibig sabihin, yung pinagtitiwalaan ko, yung pala yung demonyo sa lupa? Yes! Nung araw, ang gulat ko nung malaman kung yung Popa 666. Ano? Kung magsimba ko, Biyernes at saka Linggo, tapos yung pala sinasamba ko, demonyo? Why? It make me go to the Bible. Ano ba yung Bible na yan? Tingnan ko nga. At purihin ng Panginoon, nagpipreach na ako ng gospel ngayon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Listen, pag hindi kayo tinawag ng Panginoon, hindi kayo makakarating. Pag hindi kayo tinawag ng Panginoon, wala. Hindi ko sinasabing mapunta ka na ng impyerno, pero pag hindi kayo tinawag ng Panginoon, hindi kayo bride. Right? Ang pagtawag ng Panginoon, para lamang sa bride niya. Yes. Oh my. Para lang sa bride niya, para paintindihin niya kung ano yung ginawa niya sa inyo. Right? Hallelujah. Brad, sobra naman kayo. Ibig mo sabihin, hindi ka nang nagkakamali. Nagkakamali. Tao lang ako eh. Oh, nagkakamali ka pala eh. Ibig sabihin niya na, hindi parehas ka rin na iba. Hindi. Paano yan? Kaya nga pinapaliwanag ko sa iyo eh. Ano? Kaya nga sinasabi ko siya yung Lamb's Book of Life, saka Book of Life eh. Bakit wala Lamb's Book of Life sa judgment? Alam niyo po ba yun? Ha? Tingnan nga natin. Maray pa akong oras. Revelation 20. And I saw a great white throne. Alam niyo po itong Bible, makinig po kayo, tapos na yan eh. Lahat ng gusto niyong malaman, tapos na. Alright? So itong Book of Revelation, binigay po ito ng year 90 to 95. Pag tinanin niyo siya, hanggang sa white throne judgment, nakarating na siya. Di tapos na. White throne judgment na yan eh, no? And him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there were found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things written in the books, according to their work, and judged those things which were written in the books according to their works. So yung pong books ng sinners, right? Kung hindi ka na-save ng Diyos, hindi ka na-redeem niya, nandun ka sa books. Tanungin ko kayo, meron ba literal na libro doon? Wala. Kasi ang kapal no, kung daming taong nabuhay, di ba? Too much people were living this earth. So, kung may books, kung hindi literal na libro yun, ano yung books na yun? Right? Kaisipan ng Diyos yan. Lahat ng tao alam niya na nag-exist ka, kahit na ikaw ay mapapahamak doon, alam niya, listen to this, alam niya kung ikaw ay mapapahamak doon, alam niya kung ikaw ay masasave, at alam rin niya kung bride ka. Are you getting me? Yes. Amen. Alam niya kung bride niya kasi kaisipan niya yan. Alright? So bilang kaisipan niya, go ahead with that, brother. Bilang kaisipan niya, alam niya ngayon kung sino-sinong tao ang mapapahamak. Yan, sinabi niya na mayroong books. So, i-judge sila according to their works. Alright? Ang Book of Life nandun. Sa judgment. Ibig sabihin, pag nasa Book of Life ka, i-judge ka pa. Oh my. Delikado ka pala pag nasa Book of Life ka pa. Kalang. Ikaw, Brad, nasan ka? Hanapin mo ko dyan. Wala ako dyan.
Nandiyan ba kayo? Wala. Wala. And then, tapusin muna natin. That she gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which in them, they were judged every man according to their works. Alright? Oh, go ahead. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yung pong dagat-dagatang aboy, pangalawang kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Wala na kayo doon. Amen! Pag na natakot pa kayo doon, delikado yun. Pero wala na kayo doon. Second death yun. Okay, 15. Ayun. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So yung mga wala ang pangalan sa book of life, nasa lake of fire. Eh bakit nandun pa yung book of life sa judgment? Eh life na yun eh. Bakit nasa judgment? Alam niyo kung bakit? Kasi pag nandun ka, delikado kang mabura. Parang si Judas, alam na po natin yun, di ba? Parang si Balaam, na mga nasa yung 70 na kasama ni Lord, di ba? They go 2x2. Pagkatapos tinanggihin nila ang Panginoon, sabi ni Brother Branham, nabura ang pangalan nila sa Book of Life. Eh, yung Book of Life, mayroong mga tao doon na nakasulat na masisave din. Right? According to their works. E, paano kayo? Nasaan kayo? Uhusay na. Ang uhusay. Hallelujah. Paano nyo nalaman na sa Lamb's Book of Life kayo? Right? Ito nga yung message natin, pinapaalam sa inyo ng Panginoon. Amen! Nung bumaba po siya, dala niya ang open book. Right? Andito yung pangalan mo. Tanggapin mo ito. Bakit Lamb? Hindi ba yung umatungal, Leon? Tapos yung kumuha Lamb? May. Kasi, sabi ni Brother Branham, sabi ng Bible na binabasa natin, yung Lamb na is slain before the foundation of the world. He was slain before the foundation of the world. So, wala pang mundo. Hallelujah. Wala pa tayong lahat. Wala pa nga si Eva at Adan eh. Alright? Na-slain na yung Lamb na yun. Figuratively. Right? So, kailan namatay si Jesus Christ? Sabi sa akin, sa teka, isipin ko, 2,132 minus 3, minus 34. Sabi niya, mga 1,000, hindi ko makuha eh. Bukang calculator. Sabi ko, mali. Si Jesus Christ na islain before the foundation of the world. Amen! Para sa iyo, sister. Dahil mag-a-alleluya ka, alam niya eh. Hallelujah! Amen! So, sabi ni Brother Branham, nung lumabas yung Lamb, bloody. Alright? May dugo. At kailangan niya ng dugo. Kaya nga kayo, Iglesia ni Cristo eh. Hindi kayo ni Iglesia ni Manalo, ha? Iglesia kayo ni Cristo. Hallelujah! Pinapanahana ng Espiritu ni Cristo. Listen, paano mo ngayon yan, Brad? Ano yun? Lamb slain before the foundation of the world. Alright? Sino ngayon yun Lamb? Si Lord. So, ginawa niya na yung redemption mo, wala pang mundo. Kaya wala pang mundo, pinatay ko na si Lord. Pinatay ko na yung sarili ko sa'yo. Can you say amen to that? Nung bumaba siya, pinulpil lang niya yung scripture na para sa kanya. Oh, hallelujah. Para ka mabayaran. Para ka mabayaran. Babalik ako, kukuni uli kita. Hallelujah. May sana nakukuha niyo yung message ngayong umaga nito. Hallelujah. Teka, Brad. Eh, wala na siya ngayon eh. Paano yun? Another question that has to be answered. Ano ba yung tinatanggap niyo ngayon? Hindi ba yung sabi ni Brother Branham, itong salitang ito, bleeding. Itong salitang pinipreach sa pulpit na ito, bleeding, nagdudugo. So yung dugo ng Panginoon, nakakover pa rin sa inyong lahat hanggang ngayon. At tinatanggap mo ito. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Tinatanggap nyo. Hallelujah! Malalaman ninyo, malalaman ninyo na kayo ay isa sa napili ng Diyos. Hallelujah! Kapag pumupunta kayo sa mga
kung saan-saan pa nanampalataya. There's nothing to it. Lahat po yun, man-made idea. Lahat tradisyon ng tao, lahat sistema ng tao. Pero meron po tayong mensahe na binigay ng Diyos. Yung pong prophet, ginamit ng Diyos para makakonect tayo sa Kanya. Adaptor. Hallelujah. Ang nagbukas ng sino? Hindi po si Brother Branham ang nagbukas. Totoo ang pinaliwanag sa atin ni Brother Branham, pero hindi po siya ang nagbukas, kundi yun lang. Ginamit lang yung vessel na yun para malaman ninyo. Umay. Kaya ngayon, sabi niya, you are the royal seed of Abraham. Hallelujah. Pananampalataya niyo katulad ni Abraham, a peculiar people, a chosen generation. Kaya kayo mga sister, huwag kayong mag-alala kung bakit nape-persecute kayo dyan. Chosen kayo ng Panginoon. Sabihin mo na lang, madali, madali namin giyahin yung ginagawa ninyo. No? Pantalong ka, makeup ka, mag-short ka, kaya-kaya na sister yun. Kaya kong gawin yung ginagawa ninyo. Kaya kong maging kamukha mo. Right? Pero ikaw, hindi mo kayang maging kamukha ko. Nandiyan ka bakit? Hindi sila pwedeng maging kamukha nyo hanggang hindi gumagalaw ang Diyos sa buhay nila. Kaya kayo naging ganyan, gumalaw na ang Diyos sa buhay ninyo. Otherwise, hindi kayo naging ganyan. Kahit may edad ka na, pa-sexy ka pa rin ang pa-sexy. No? Pero pag gumalaw na ang Panginoon, kaya huwag kayo magtaka. Ma-persecute kayo, praise the Lord. Hallelujah. Ha? Mapuntasan kayo, salamat Panginoon. Magpuri kayo sa Panginoon. Hallelujah. Sapagat yung tinatanggap ninyo, hindi nila kayang tanggapin. Yung ginagawa ninyo, hindi nila kayang gawin. Kung sino kayo, hindi sila pwede maging katulad nyo. Amen! Hallelujah! See, katambal nitong predestination ng persecution. Kaya pagka nandito kayo sa mensaheng ito, sigurado yung mape-persecute kayo. Pag hindi kayo nape-persecute, may problema. Hallelujah! Sabi mo, paano Brad? May mga kahinaan ako eh. Si Abraham meron din. Si David meron, right? Si Paul meron din. Kaya nga binigay siyang thorn in the flesh eh. Mayabang siya, no? As I get exalted for the abundance of revelation, see, a thorn in the flesh was given unto me to repay me. Three times I asked the Lord to depart from me. But the Lord say, my weakness is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. Kung kasang kayo mahina, doon nga kayo tumatawag sa Diyos eh. Di ba? Para kayo lumakas. Lord, kainaan ko ito, Panginoon. Palakasin mo ko. Amen? Hallelujah. Nung minahal kayo ng Diyos, minsan nakakakita kayo ng mag-asawa. Ang ganda ng babae, ang pangit ng lalaki. O kaya, verse verse pa. No? Vice versa. Doon po tayo sa labas, wala tayo sa message. So, minsan nagtataka ka, ito ang sanlimutan. Ah, siguro mayaman yung lalaki. Di ba? Pangit kasi yung lalaki, ganda ng babae. Alright. Eh, paano kung parehong hindi naman mayaman? See, pangit yung babae, gwapo yung lalaki. Walang common factor, right? Walang common factor kasi pareho sa naman sila hindi mayaman. Pangit yung babae, maganda yung lalaki. Pangit yung babae, gwapo yung lalaki. Walang common factor. Tanongin mo yung lalaki para malaman mo. Di ba? Brad, bakit? Hindi naman siya inipintasan kita. Paano mo siya naibig? Alam mo sagot ng lalaki? Kasi mahal ko siya eh. Nung minahal ko siya, pati yung kapintasan niya, minahal ko na rin. Amen. Kaya si Lord, nung minahal niya kayo, lahat ng kapintasan niyo, minahal niya. Amen. Walang common factor. Hindi, walang common factor na mayaman ka, mahirap ka. Nung minahal tayo ng Panginoon, nung lumapit tayo, right? Hindi natin kinahiya, Panginoon, makasalanan ako, patawarin mo. Kahit pangit ka, kahit anong itsura mo, mahal pa rin kita. Hallelujah! Alam mo kung bakit? Marunong kang magpakumbaba. Marunong kang magpailalim sa kanyang salita. Nung narinig mo yung mensahe, yes, Lord,
umiyak ka na lang nung naririnig mo. Oh, haleluya. Hindi ka nagmamalaki. Kaya pag naririnig niyo message at the hour, huwag na po kayo magmalaki. Haleluya. Get out! Come to the Lord. See? Listen. Ito pong tinawag ng Panginoon sa atin. Tinawag tayo para mag-battle. No? Battle with the devil. You are in a battle. And as long as you are agreeing with the devil, madidipit ka niya. Alam mo yung devil, pa-negative palagi yan eh. Negative. Ay, hindi mo kaya yan. Kala mo kung ano-ano. Hindi, hindi ka ano talaga. Wala ka. Kasi, tinan mo, ganyan ka na naman. Tinan mo, ganyan yan. Hallelujah. Balik tarin mo. Babalik tarin ka niya. Balik tarin mo rin siya. No? Babalik tarin ka niya eh. Ah, wala yan. Ano yung end time, end time. Ano? Alam mo, bride ka? Hindi totoo yan. Sabi mo, bride ako. Amen. Binili na ako ni Jesus Christ, wala pang mundo. Talunan ka na sa cross of Calvary. Wala na yan. Baliktarin mo, babaliktarin, baliktarin mo siya. Oh, hallelujah. Baliktaran lang, sige. Hallelujah. Pag may kakulangan ka, ikumpisan mo. Sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, ikumpisan mo. Ulit-ulitin mo sa Panginoon. Alam mo, katagalan, susunod na yung katawan mo. Magmamanifest yung confession mo. Yung katawan mo magmamanifest doon sa body mo hanggang sa sumunod na yung katawan mo. Makita mo, wala ka ng gana. Ano yun? You are overcoming. Amen. Na-overcome mo through the word. Hallelujah. Paano mo nasabi? Experience. Na-experience po natin sa buhay natin. Na-overcome. Katagalan nun, wala ka ng gana. Sabi nga ni Brother Branham, the sin that once ruled you ruled over him. Natatapakan mo na ngayon yun. Dati, lasengo ka, babaero ka, sogalero ka, whatsoever. Ngayon, wala na. Hallelujah! Ngayon, tingin ang mga kapitbahay mo, ano nangyari sa'yo? Dati, madyongero ka ngayon, dinadaan mo na lang yung... Right? Dati, manginginom ka, lagi ka nakaponda dyan sa may kanto. Ngayon, wala na. Alam niyo kung bakit? Na-overcome na ng Panginoon. Amen! Hindi ba ang buti-buti ng Panginoon? Biro mo, pagtsagaan ka sa ganyan. Ako, pinagtsagaan ako ng Panginoon. Hanggang ngayon, nagtsatsaga pa siya sa akin. Hallelujah! Amen! Alam niyo kung bakit? Sabi niya, yung mga bagay na simulan ko sa'yo, tatapusin ko ito hanggang sa day of redemption. Hindi po tayo natatapos. Ang sanctification hanggang dun. Amay. Hallelujah! Kaya kailangan po, sa pag-church, natututo po tayo. Right? Pag may tinuro po dito, nanggagaling po sa Diyos yan, natututo kayo sa Diyos. Hindi pag lumabas kayo dyan, nabuhon naging kayo, nakagan... Kala ko rin nung araw, ganun eh. Hindi pala. Yun pala yun, workmanship ka na ng Panginoon. Gagalawin ka na niya. Kaya ma-appreciate mo yung kanyang kabutihan. Ito lang sa mensaheng ito, mga kapatid. Doon nyo lang siya ma-appreciate. Sa labas, ipilit lang, magpakabuti kayo, gawin nyo lahat ng ganito. Yes, that's okay. Walang problema rin. Pero hindi mo magagawa yun. Walang denomination nagpipreach na mang-rape kayo, mang-hold up kayo, walang ganon. Right? Walang denomination na mag-asawa kayo ng marami o magsugal kayo araw o maglasing. Wala pong denomination nagpipreach ng ganon. Magpakabuti kayo, right? Gawin nyo yung ganito. Hindi mo magagawa yun. Paglabas mo doon, ando ka na naman sa sabungan. Right? Yung nga, papasa na sa Reno raw eh. Pag napasa, inuman na. Kinikwentuhan yung isa, natapakan, napaliputan ng leeg, nabatay. Hindi mangyayari. Alam niyo kung bakit? Man-made. Pero pag ang Diyos ang tumatrabaho, biyaya lang yung brother. Biyaya lang ng Diyos sa atin. Tawagin ka na dito sa mensaheng ito, biyaya lang yan, sister. Otherwise, hindi ka matatawag kahit kailan. Listen, sabi ng Biblia ko, ang salita mo, Lord, inilagay ko sa aking puso. Di ba? So that I might not sin against thee.
Alam ng Diyos kung may nakatago kang salita sa puso mo. So sa ikada preaching, itago niyo po yan. Hawakan ninyo. Hawakan ninyo. Sabi niyo, Lord, ganito. Sabi niyo, Lord, ilagay mo sa kaluluwa mo yan. Kala niyo hindi nakikita ni Lord yan? Kitang-kita niya kung nakikita. Kitang-kita niya yan. Hawakan niyo po yan. Salita niya sa inyong kaluluwa. Hallelujah. Depensa yan eh. Right? See? Buksan po natin sa... Nainip na ba kayo? I'll give me 10 more minutes. Sa Revelation chapter 12, verse 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Go ahead. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were out with him. Go ahead. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength. Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accusers of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Go ahead. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Listen, yung punjablo, araw-arawin kayo niyan, day and night, aakusin kayo niyan. Kung pwede, para matikom na yung bibig nyo. Kung pwede, para hindi na kayo magsalita. No? Kung pwede, hindi na kayo mag-share. Kung pwede, wala kayong gawin para sa Panginoon. Accusing kayo yan. O, kita mo? Kita mo, kita mo, kita mo. O, kita mo, kita mo. Ikaw ngayon, tahimik ka na lang. Paano mo siya overcoming? By the blood of the Lamb. See, remember, nakabalot kayo ng dugo ng ating Panginoon. Alam nyo ba yon? Hallelujah. Tapos, you overcome by the word of testimony. Magpatotoo kayo na magpatotoo para sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Magpatotoo kayo na magpatotoo. Tapos, nakabalot na po kayo sa dugo ng ating Panginoon. Listen, ang sanctification of the blood. Nung namatay si Lord, binigay niyo yung faith niyo na under the blood of Jesus Christ kayo. Yung spirit na nasa inyo, sinasanctified itong kahinaan ng inyong laman. Alright? Dalawang klase. Sanctification of the blood, nakabalot kayo ng dugo. Alright? Sanctification of the spirit, yung kahinaan nyo. Pag gumagawa kayo ng mali, nararamdaman nyo yan, di ba? Di ba? That is the sanctification of the spirit. Kaya ang isang Kristiyano, yung mga makasalanan, hindi na po nagkakasala. Yung Kristiyano nagkakasala, pero wala pa rin siyang kasalanan. Tama ba ako, Brother Ray? Ha? Right? Tapos sabi nga ng Bible, di ba? If you confess your sins, he is faithful and just to forgive you all your sins. Cleanse you from all unrighteousness. Lagi pong nandun yung dugo. Kaya nga ang isang Kristiyano, hindi po siya careless sinner. Hindi po siya katulad nun sa labas kung ano lang gusto gawin. Ang isang Kristiyano, si lagi po siyang nasa dugo. Kaya ang dugo po ng Panginoon, nakabalot sa inyo, right? Nakabalot sa inyo, right? Tumatalbog na dun. Hallelujah! Right? Kaya huwag po tayong abuso. Alright. Hallelujah. Alam nyo, ito pinag-aaralan natin. Ito pinag-aaralan natin. Ewan ko kung meron nakakaunawa kahit na kakiting na nasa labas. Wala po, mga kapatid. Alam nyo, paano ko nalaman? Yung sino na nakakita dito ng mga na doon sa palengke? Nagpipit sa palengke, may mga dala-dala. Port Watch. Port Watch ba yun? Keperiol? Alright. Yung isang araw po, bibili ko ng buko eh, buko.
Sa likod ko, nagpipreach eh. Kasi pinababayaan ko lang siya. Sinabi niya, lahat kayo huhusgahan ng Panginoon. Lahat yung mga nalwadaan. Eh, nandun ako, nakataligod ako sa lahat. Pati ba ako sa dalila. Hindi ginawa ko yung may dalala na puso. Sabi ko, Brad, yung sinasabi na nagpipreach, mali yun. Mayroong mga tao dito na sa mundo na hindi huhusgahan ng Panginoon. Papasok na lang siya. Tapos nakipag-usap na siya sa akin. Mga kapatid, makikita mo sa usapan. Sabi niya, kailangan may apostle kayo, kailangan nyo na manguna sa inyo. Sabi ko, hindi ba nangunguna ang Holy Ghost sa inyo? Apostle na nangunguna? Sabi ko, anong maganda? Manguna yung Diyos sa inyo? O yung apostoles na sinasabi nyo? Dito po, mga kapatid, inaano niya, mataas daw yung apostle. Wala pong mataas sa fivefold ministry. Pare-parehas lang po tayo. Apostles, prophet, evangelist, pastor. Opisina lang ng Diyos yan. Ginamit ng Diyos. Kundi binigyan ng Diyos si Paul. Sabi nga ni Paul, I'm the least among the apostles. Wala rin siya. Wala rin po kami ni Brother Ray kundi kami nabigyan ng ano, na ipid sa inyo. Walang mataas sa atin. Mataas sa atin ang ating Panginoon. Siya ang inyong pastor. Ang Holy Spirit ang teacher nyo. Nakakalugot isipin. Nagpapakatapat sila, nangungulekta sa kalye. Tapat yun. Tapos wala. Hindi ba kayo nagagalak sa umagang ito? Alam ninyo, bawat isa sa inyo, alam ninyo itong message na ito. Alam ninyo na kayo ay nasa libro ng buhay, na kinuha na ng Panginoon ang damnation ninyo, na kayo ngayon ay uupo kasama ng ating Panginoon. Kaya wala ang Lamb's Book of Life sa judgment, kasi yun na nakaupo. Payag kayo doon. He that sit down with me, he that overcome, I will. Okay, ano nga, Revelation 3:21, para hindi tayo magkamali. Tingnan nyo. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even also as I overcome, and I am set down with my Father in his throne. Ang makaka-overcome lang po, yung nasa Lamb's Book of Life. If your name is not in the Lamb's Book of Life, hindi ka makaka-overcome. Hindi mo tatanggapin itong message na ito. At pag hindi mo tinanggap itong mensaheng ito, wala siyang Holy Ghost. Amen. Amen. Pag wala kang Holy Ghost, wala kang magagawa. Oh, hallelujah. Sarap. Ang sarap po, Panginoon. Panginoon, sarap mga kapatid. Pag nalaman mo ang kondisyon mo, pag nalaman mo ang katayuan mo, hallelujah, hindi ka nabibibihin. Ang tagal. Kaya ibig mo palaging nasa church. Tagal ng Friday, ang tagal ng Linggo. Ang tagal ng Miyerkules. Hello? Amen? Amen. Pwede kayo umatin ng church na Miyerkules, umatin po kayo. Hallelujah. Kasi prayer meeting, doon po tayo humihingi ng gusto natin sa Panginoon. See? I am the bride. The Lord Jesus Christ died for me. God came down himself to die for me. I am the bride of Jesus Christ. I will overcome by the power of His blood and by testimony of the word that He has given to me. See, I am a peculiar people to God. I can, sabi ng Bible, I am, pwede ka na, hindi mo na kailangan ng pare kasi pare ka na. Diba? You are the high priest of confession. Pwede ka dumiretso roon. Doon ng pinit sa banda dati, kailangan pumasok ka doon sa loob ng inner veil. Right? Hindi na ako nandun sa labas, nangangapa ka. Hallelujah. Hindi na ako ignorante sa sinasabi ng Bible. Hallelujah. Sino dito ignorante pa sa sinasabi ng Bible? Wala. Pagdating ng bride, alam niya sinasabi ng Biblia. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa inyo ang kaisipan ng Diyos. Hallelujah. See, ako yung mga tao, makinig po kayo, ako yung mga tao na naging dahilan ng pagbaba ng ating Panginoon para bigay sa akin ang open book. May. Mismong Diyos ng langit, bumaba, dala-dala ang open book. Kainin mo ito, sister. Kainin mo ito, brother. Kainin mo ito, sister. Kainin mo, sister. Kailangan magsalita ka. Pag kinain mo, hindi ka mapagsalita kung biday mo sa church. Hallelujah.
Eh sa umagang ito, kayo po yung mga tao na yon. Kayo yung mga tao na yon na binabaan ng Panginoon para bigyan ng open book. Hindi ba kayo nagagalak sa umagang ito? Ay, sumunod po tayo mga kapatid. Ay, po salamat, mahal na Panginoon. Wala na po akong boses, Lord. At sana na i-deliver, Panginoon, na may authority ang inyong salita, na may kapangyarihan, Panginoon, na merong pahid na galing sa inyo, Ama. Patigad na nalangin po ako, Lord, kung may mga maguhan, na kayo po, Panginoon, ang magbukas ng kapahayagan doon sa mga maguhan, Panginoon. Sa mga datihan, Lord, pampalakas ng kanilang pananampalataya, pampatibay ng kanilang mga na ituro nyo na sa kanila, o Ama. Maintindihan nila, Panginoon, na kayo po ang Diyos na yun na naggaling, Panginoon, bumaba sa lupa at binigay ang open book sa mga. Maraming maraming salamat, o Ama. Tunay nga, Lord, napakabuti mo sa amin, o Ama. Maraming po salamat. Tawarin niyo po kami sa mga kaulangan namin, o Ama. Hallelujah. Nung minahal niyo po kami, Lord, pati po mga kapintasan namin, minahal niyo po kami. Ito pong message na ito, Panginoon, confined lamang po doon sa mga taong nasa kaisipan ninyo, Lord. Nung nag-iisip po kayo, Panginoon, kasama na kami, o Ama. Kasama kami sa binigyan ninyo ng pag-iisip, Lord, na maalaman po namin kung ano'y nasa Lamb's Book of Life at inilagay niyo po ang aming pangalan doon, o Ama. Never to be deleted, o Ama. Maraming maraming salamat, Lord God, sa pagpapaintindi sa amin. Maraming maraming salamat, Lord. Kiniklaim po namin ang aming buong pamilya, o Ama. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, ang aming mga magulang, Lord, na wala pa sa mensaheng ito, ang aming mga lalapit sa amin, ibig mga kaibigan po namin, Lord. Hallelujah. Lalapit po namin, Lord, na alam po namin, Panginoon, na sinabi niyo sa inyong salita na hindi ka makakalapit sa akin hanggang hindi ka pinayagan, Ama. Panginoon, paano po kayo na naging mabiyaya sa amin, nahabig sa amin, Panginoon. Mahabag din po kayo sa kanila, Lord. Hanggang merong pambiyaya, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa. Tulungan niyo po lahat na nandito. Katagpuin niyo po sila ng mga pangangailangan nila, Lord. Katagpuin niyo sila kung may karamdaman man sila, Panginoon. Kung meron mo silang inihabilin sa inyong harapan, Panginoon. Napakabuti niyo. Napakabait ng Diyos na aming sinasamba, Lord. Katagpuin niyo po silang lahat, Panginoon. Hallelujah, mga kahinaan nila, Panginoon. Mga ino-overcome, Panginoon. Mga problema, Lord, sa pera. Napakayaman niyo po, Panginoon. Kayo pong aming Diyos na buhay, napakayaman ninyo, Lord. Madali lang po sa inyo, Panginoon, yung hinihiling nila, Lord. Hallelujah, I trust Father God. Sabi niyo nga, Panginoon, hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay ko sa inyo. Tawarin niyo po sila sa inyo. Kakulangan nila, Ama. I'm placing it under the blood of Jesus Christ. Katulad po na sinabi niyo sa amin. Na yung pong lam na yun ay namatay na para sa amin before the foundation of the world. Kayo po, Panginoon, hallelujah, ang makakasama namin doon. Pamilya niyo po kami, O Ama. Maraming maraming salamat, O Lord, sa pagpapaintindi niyo sa amin, O Ama. Hallelujah. At maraming salamat, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, andito kayo, Panginoon, sa amin. Sana, Panginoon, nalulugod namin kayo. Paglabas po ng aking mga kapatid, Panginoon, samahan niyo po sila, bawat isa sa kanila. Huwag niyo po silang iiwan. Dahil kung wala po kayo sa amin, walang wala po kami magagawa. Lungahin po ang bawat isa, O Lord God, pinupuri kita. Salamat po, Panginoon, sa inyong message. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye. The Lord. Praise the Lord. Mari tayo magsiupo sandali. Amen. Appreciate natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Sino bang napalakas ng ating narinig ngayong umaga? Amen. Appreciate natin ang ministry ni Brother Hermie. At patuloy natin siyang ipag-pray. Hanggang ngayon, nagpe-pray siya na kung luloobin ni Lord, maayos yung kanyang mga papeles para makabalik na siya ulit sa Qatar. So, taas natin siya sa Panginoon. Ang mga kapatiran sa Qatar ay umaasa na anytime soon ay makabalik ang ating kapatid para ipagpatuloy po yung pagpapastor doon sa dakong yun ng Doha, Qatar. At pag-pray din natin ang kanyang kalusugan. Physically, hindi po bumabata si Brother Hermie. Okay? Kaya yung mga sinasabi niya kanina,
by experience yun. Pero kitang-kita ko na sa kanyang kalooban, hindi siya tumatanda. Pabata siya ng pabata ng pabata. Amen. Kaya patuloy natin siya yung pag-praying. Kalusugan niya. Marami na rin mga pinapaiwas sa kanyang kainin, you know. Pero, amen, hanggat hindi tapos si Lord, amen, hindi ka pwedeng kunin ng kaaway. Pero pag-pray natin na magawa niya rin lahat na magagawa niya para makapag-ingat at nang sa ganun may pakinabangan siya ng gusto ng bride sa huling panahon. Iwala ako, marami pang mabibless, marami pang mahihipong buhay ang ministry ng ating kapatid. Pag-pray niya rin ang buong pamilya, kasama natin sila ngayon, appreciate natin ang kanilang pagpunta rito sa ating piling. Amen. At kanina nakita ko rin si Brother Boy. Nandito pala si Brother Boy Leonor sa ating piling ngayon. Amen. Hallelujah. At sa lahat ng mga bisita, si Sister Lisa ng Pangasinan ay nandito ngayon. Amen. Tagal na panahon, nagko-coordinate siya sa akin at kasama niya po isang professor ng ano ba ito? Adamson University. Okay. Welcome po natin ang ating kapatid dito sa ating nakakabasa na siya ng mga materialis ng message at ngayon po ay kasama natin siya. So, salamat sa ating Panginoon. So, you see, ang pagbabago ay isang himala, isang dakilang gawa ng Diyos. Hindi po yan nakukuha sa pawisik-wisik lang at bautismo lang sa tubig. It takes the transforming power of the Holy Spirit para ikaw ay mabagong lubusan at ikaw ay maborn again. Alala ko yung isang kwento bago tayo magtapos. Medyo maaga si Brother Hermie na tapos ngayon. Ano? So, gusto ko lang pagdiinan itong portion ito. Ito pong isang lalaking ito ay siya po ang kaisa-isahang protestante na nasa isang komunidad ng mga Katoliko. So lahat ng mga kapitbahay niya, puro sila mga Katoliko. At pagdating po ng mahal na araw, alam niyo naman ang turo ng mga Katoliko, walang karne sa mahal na araw, lalo na pag Biyernes, di ba? So itong protestante, abay, Biyernes Santo na Biyernes Santo, ay nag-iihaw ng baka. Eh siyempre, umaalingasaw yun eh. Yung amoy nun, kumakalat dun sa komunidad. At naiinis po yung mga Katoliko sa kanya eh. Salbahe talaga yung kapitbahay na yan. Isipin mo yan, walang galang kay Lord. Biyernes Santo na Biyernes Santo, karne ang kinakain, karne ang iniihaw. Kaya hindi na po sila nakatiis. Pinuntahan nila, nilapitan nila, at sinubukan nila kumbinsihin na makonvert patungo sa Katolisismo dahil protestante nga siya. Sa madaling sabi, nakumbinsi po nila, napilit nila na maging Katoliko na rin siya. At sinama po nila yung pare nila doon sa komunidad para siya ay formally gawing Katoliko. At dadadala po ng pare yung kanyang pambasbas, holy water. At sa seremonya, ganito ang sabi ng pare, ipinanganak kang Baptist, lumaki kang Baptist, ngayon sa pamamagitan ng pagwiwisik kong ito, ikaw ay Katoliko na. And so, paglipas po ng isang taon, dating na naman yung mahal na araw, pagdating ng Biyernes Santo, abay, ganun pa rin yung naamoy nila. Nag-iihaw na naman itong dating protestanteng ito. Kaya dali-dali po yung mga kapitbahay pumunta doon sa kanila. Tinignan, ano ba? Kala natin na convert na natin ito. Narito na naman siya. Biyernes Santo pa naman. Nag-iihaw na naman siya ng karne. At nakita nila yung dating protestante may hawak na pangwisik. At tiyempo-tiyempo, pagpasok nila sa bakuran, winiwisikan niya yung kanyang iniihaw. Pinanganak kang baka, lumaki kang baka, ngayon isda ka na. Na para pag sa pamagitan ng pagwiwisik, yung baka ay magiging isda. Para lang, para masabi niya na isda naman niya, winisikan ko na yan, isda na yan. Eh, hindi ganun yun eh, di ba? It takes the power of the Holy Spirit. It takes the work of God, amen, para tayo ay matransform patungo dun sa tunay na tayo sa kaisipan ng Diyos. Kagaya ng
sinabi sa ating ating kapatid kanina, di ba? Restitution, restoration, isa sa uli lang tayo dun sa dati nating kalagayan sa Diyos. Okay? Pinanganak tayong makasalanan, oo. Di ba? Lumaki tayong makasalanan, pero salamat nung marinig natin ang banal na salita na banal na tubig. Can you say amen? At iwinisik sa ating pagkatao. Hindi magic. Yun ay nagtrabaho sa ating pagkatao at unti-unting tinanggal yung pagkalito natin sa ating sarili. Diba? Naintindihan natin, hindi pala tayo anak ng Diablo in the first place. Hindi pala tayo basta anak lang ng kung sinong tao. Tayo anak ng Diyos galing sa kanyang kaisipan before the foundation of the world. Pero kinailangan ng pagwiwisik ng banal na tubig. Walang patid. Amen. Ang pag-iwiwisik, pakikinig ng salita ng Diyos, pagdalos sa gawain hanggang sa maglinaw na maglinaw na maglinaw sa atin kung sino tayo. Hanggang sa mabuksan yung aklat sa atin. At makita natin yung pangalan natin na naroon. Hindi po magic. Hindi pagwiwisik ng literal na tubig. Kundi pagwiwisik ng makapangyarihang dugo at salita ng Diyos. Ngayon, kilala natin kung sino tayo. Amen. Walang makapagkukumbisi sa atin na tayo'y ibang bagay kaysa dun sa kilala nating tayo. Amen. Sa pamamagitan ng kapahayagan. Kaya bago tayo magtapos, I also want to say na patuloy natin pag-pray si Sister Lorna Cruz at ang pamilya na hindi po madali ang pinagdadaanan ngayon. Pero patuloy pong nangahawakan sa pangako ng Diyos. Amen. Kung hindi ako nagkakamali, pinagpipray nila na makalabas na siya ng ospital at sa bahay na lang siya palalakasin. Pero hanggang ngayon po, napakarami po nilang kailangang bunuin na bayarin. At ang mga mahal sa buhay, gumawa ng paraan para makapag-raise ng fund. Kaya patuloy po natin silang ipag-pray. At ang totoo, hindi ko lang po nandito ngayon, meron pong kamag-anak silang naririto. Hindi ko lang kung biniling kay Brother Errol. Sinabi kasi sa akin ni Sister Kay na meron po silang, para lang makatulong sa need nila, meron silang dalang mga cake. Kung gusto niyo makatulong sa ganung paraan, ay welcome po kayo na bumili ng cake para lang makapag-raise up ng pondo, makabawas po doon sa kanilang bayarin. So kung gusto niyong tumulong, amen, lapit lang kayo sa mga kamag-anak nandito, si Sarah, Brother Errol, hindi ko lang kung sino may hawak ng mga cake, pero meron po silang order para po makatulong. Hindi po para bumili ng cake, kaya sana naintindihan nyo, hindi para makatikim ng cake, bibilin po natin yun para makatulong tayo kahit papano. Isang paraan para makapag-raise up tayo. Oo, nakatulong na tayo dati sa konting offering, pero napakalaki po ng kailangan nilang bunuin, buong pamilya. So, kung unaas nyo po makatulong pa, welcome po kayo bumili ng kanilang cake na dinala, na kanila pong inaalok sa atin. Okay? Sino bang amen natutuwa sa ating gawain, pinagpala? Awitin natin yung awiting, yung inawit ng ating choir nung minsan. Ano yung tungkol sa pagbubukas ng aklat? Nakalimutan ko yung title. Hallelujah. Ben? Ano yun? Hallelujah to the Lamb. Okay, hallelujah to the Lamb. Okay. Yung mga nakakaalam, please just help us sing the song. Amen. Habang ating inaalala ang message na rinig natin sa pamamagitan ng amen ang awiting ito. Please, mga singers natin. Tayo natin tumayo. Habang inaawit natin, let's just worship Him. For He has opened the book and revealed Himself to us so we can see ourselves. On holy ground. This is holy ground today. Hallelujah. Yes, Lord. Angels all around. Father, hallelujah. We stand now before Him. Oh, magnify Him. Hallelujah. Let's just worship Him.
The seals thereof. The Lamb who came down in our age.
with that open book. Announcing victory. Announcing redemption. Announcing salvation, healing, victory. Hallelujah. 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 Thank you for glory, 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 glory to the Lamb. Oh, hallelujah. We honor you, we honor you, we thank you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lamb of God. You are worthy, you are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God. Karapat dapat ka na tumanggap. Pinakamainam naming pagsamba. Pagpupuri. Di mo kayang ihayag ng aming bibig lamang. Ang lalim, Panginoon, ng aming pagpapasalamat. Tulungan mo ang iglesia nito na hindi lang sa aming bibig, hindi lang sa aming awitin, kundi sa aming buhay, Lord, ay maparangalan ka namin. Mapatotohanan namin na kami nga ay tinubos na. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. We honor you. Hallelujah. Hallelujah, Father. Salamat po, Panginoon. Hayaan mong lumapit ang bawat isa ngayon. Doon sa nakaunat ang kamay na merong hawak na bukas na aklat. Lord, hindi na isang malaking aklat na nakatatakot lapitan at di maunawaan, kundi isang aklat na maliit. Hindi nakapinit, hindi selyado, nakabukas. Ang kailangan lang na gawin ay lumapit. Katulad ng ginawa ni Juan, who types the bride, Lord. Walang pagtatanong, lumapit siya at inabot niya ang kanyang kamay. At kinuha niya aklat doon sa dakilang anghel. At ang sabi ng anghel, kunin mo at kanin mo. O isang bagay yung aming marinig na ipapangaral ang mensahe sa aming iglesia. At kami ay natutuwa sa mga pahayag ng mga ministro, mga lingkod mulo na nagpapahayag ng iyong salita. But it's another thing para kami lumapit at kunin ko ano yung ipinahayag at kainin, Lord, ko ano yung aming narinig. Makipag-isa doon, Lord. Yung ibig sabihin noon, ang kunin ang aklat at kainin ito, Lord, ay ang makipag-isa ng lubusan sa salita mong nahayag sa huling panahon. Alam namin na bride lang, Lord, ang makagagawa noon. At Father, merong mga bride na nagpapatumpik-tumpik pa rin sa mga sandaling ito. Hiling ko, gisingin mo sila dahil napaka kaunti na ng panahon. Naghihintay ang buong kalangitan, Lord, ang mga nauna sa amin. Nakainin na ng nobya ng lubusan, Lord, ang bukas na aklat na ito. Nang sa ganun, Panginoon, ay Lord, maging sila na yung aklat na yon, Panginoon. Dahil pagkakain nila ay magiging sila ang aklat na nabuksan. At sila'y babasahin, Lord, ng buong sanglibutan. Nakabukas, pero nakatago pa rin, Panginoon, sa mga hindi, Lord, pinili, hindi hinirang, Lord. Hindi nila maintindihan ang klase ng aming buhay. Pero ito'y dahil sa bukas na aklat na aming nakain. At siya nang nagahari sa aming buhay, ang kilos namin.
ang ginagawa namin, ang isip namin, ang pagnanasa namin, ang buong pagkatao namin ay nakapadron na doon sa bukas na aklat. Bukas, pero nakapinit pa rin sa marami, Panginoon. Ngunit Lord, ito'y binuksan mo para doon sa ibang mga predestinated seed na kailangan pang makakita na aklat ay nabuksan na. Hiling ko po, Diyos, hindi lang sa pangangaral, kundi sa aming buhay bilang mga believer dito sa church na ito, nawa ay makita ng mga predestinated na kailangan pang matawag. O God, nabukas na nga, Lord, ang iyong salita sa buhay namin. Mapagtibay nawa ng aming patutuo, kagaya ng binasa namin kanina, nagtagumpay sila hindi lang sa pamamagitan ng dugo ng kordero, kundi sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo, Panginoon. Pinagtagumpayan nila ang halima, o pinagtagumpayan nila ang Lord Bula, ang propeta, pinagtagumpayan nila ang Antikristo, O God, ang dragon, si Satanas, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Patutuo, Panginoon. At hiling ko po, Panginoon, na yun po ang mangyari sa amin, ang patutuo namin, ang magpatibay, na kami nga ay nagtagumpay na. Ayaw mong ibang mga predestinated makita yun at sila'y lumapit din sa iyong paanan at ialay ang kanilang buhay. Mga mahal namin sa buhay, ayaw mong magsilbi kaming bukas na aklat sa tahanan, sa trabaho, sa eskwela, nang sa ganun, Panginoon, katulad, Panginoon, ni John, ay mapukaw ang atensyon ng mga predestinated seed na hindi pa natatawag at sila'y lumapit at magnasa rin na kanin ng aklat at makipag-isa sa iyong salita. Grant it, Father, even as we unite ourselves with your word, lahat nawa ng pakinabang nito ay amin ding maranasan sa aming buhay, ang kagalingan, ang kapangyarihan na dumadaloy sa aming buhay, ang manifestation of the sons of God. O God, kaya mo binuksan yun para maihayag na ang matagal nang hinihintay, kahit ng kalikasan, ang sabi, ang buong kalikasan ay nananaguhoy, naghihintay sa pagkakahayag ng mga anak ng Diyos. Kaya mo, Panginoon, simulan sa aming buhay, makita nila, makita ng buong mundo na kami nga ipapunta na ron sa araw na yon. At habang nandito pa kami, hindi pa kami lubusan na pupunta sa millennium para pagharian muli ang mundong ito. Pero ngayon pa lang ay maipakita namin na meron kaming kapangyarihan over sin, over the flesh, over the world, O God. Na kami may kapangyarihan over creation, over all other things, over the elements, Lord. Na may manifest namin ang kapangyarihan mo na kapag kami nagsalita, susunod ang mga bagay-bagay sa amin. Dahil hindi yun galing sa aming pag-iisip, but it's been inspired into us, Lord. And we just say what you have already told us, Lord. We're just confessing it. Kaya sa umagang ito, salamat sa kagalingan ng mga may karamdaman. Salamat sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Salamat sa solusyon sa aming mga problema. Salamat sa pagkaahon namin, Panginoon, sa isang maigpit na kalagayan. O Lord, kung merong malalim na pagnanasa, ang sabi ng aming propeta, Lord, may pagnanasa silang makaalpas doon sa kanilang kalagayan dahil wala sila sa dapat nilang kalagayan. And I pray by the power of God, hallelujah, by your Holy Spirit, yung mga taong nasa walang, nasa hindi nararapat na kalagayan ay makaahon nawa ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sila'y mailipat sa dapat nilang maging kalagayan. Amen. Matagumpay, masigla, puno ng buhay, puno ng pananampalataya, puno ng kapangyarihan, puno ng pag-asa, puno ng kabanalan, naghihintay sa iyong napakalapit ng pagbabalik. We just, Lord, claim all these things for your glory, para sa iyong kapurihan, kalulatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Awitin natin yung chorus, adoration and praises habang dinidismiss natin ang gawain. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Just feel my soul.